Viral ngayon sa social media ang ipinost ng isang Batanggenya na si Griselle Caraan Tumambing mula sa San Pascual, Batangas, kung saan makikita ang mga nakahaing dulot o sabit para sa kanilang mga ninong at ninang sa kasal. Paano ba naman kasi makikita sa mga larawan ang bonggang basket ng sari-saring prutas, assorted kahanin, parte ng karne at wine na handog nila sa kanilang mga ninong at ninang. Parte kasi ng tradisyon sa Batangas sa kasal na hanggang ngayon ay isinasagawa pa rin ang pagbibigay ng bride at groom ng sabit o dulot bilang kanilang taus-pusong pasasalamat, karangalan at paggalang sa pagtanggap sa kanila bilang mga bagong anak ng kanilang mga napiling ninong at ninang ilang araw bago ang kasal. Kaya naman wagi sa puso ng mga netizens ang ipinost ni Griselle. Kaliwat kanan ang pagbati ng mga netizens sa social media sa ipinost nilang larawan na talaga namang napawaw at sana all na lang sa comment section. Marami na din atang gustong makapangasawa ng Batanggenya o Batanggenyo. Ang dami daw kasing baboy na tinumba. Iba talaga pag madaming ninong at ninang sa kasalan. Ang iba naman, wala pang kasalan, mala fiesta na daw ang datingan. Ang sabi naman ng iba sa ngayon pa lang, kung ninong at ninang ka sa kasal na ito, abay, ma-pressure ka na po. Ngayong taon lang na-engage ang dalawa at nakatakdang ikasal si Griselle kay Kevin Medrano ngayong araw. Sabi nga, kung may gustong abutin o marating, dapat pag-ipunan at pagpursigiduhan mo ito. Deserve mo yan, ate girl. Go lang ng go! Tsaka naman ano man ang paraan ng ating pagpapasalamat, mapamaterial na bagay man ito o hindi, ang importante, bukal ito sa loob at may pagmamahal. Sa inyo, Griselle at Kevin, cheers to forever sa inyong dalawa. Congratulations to both of you po. Ano sa tingin mo ang masasabi mo sa videong ito? I-comment down mo na yan. Hanggang dito na lamang muna, ito po ang inyong lingkod, Zoe, your forever ka-turtle. Magandang araw.